Hi guys, this is Attorney Aldrin, and in this video, pag-usapan natin yung tax return. Ano ba yung epekto ng pagfa-file ng tax return? Ano ba yung epekto ng hindi pagfa-file ng tax return? Okay? So, first things first, pag-usapan natin ano ba yung tax return. Okay? Ang isang tax return, ito lamang ay isang verified statement ang ginagawa ng taxpayer. Okay? Na sinusulat niya doon yung kanyang lahat ng material na information, lahat ng relevant information, lahat ng pertinent information regarding dun sa kanyang transaction na ginawa, which is under the law a taxable transaction. Ibig sabihin ng taxable transaction, isa itong activity na kailangan buwisan. So for example, ikaw ay isang empleyado, di ba? Siyempre, yung iyong pagre-render ng service sa iyong employer is a taxable transaction. Kung ikaw naman ay isang mixed income earner, the same way. Ikaw ay professional service provider, siyempre, yung iyong pagre-render ng service is also a taxable transaction. Pwede rin ikaw ay magfa-file, di ba? Meron din mga instances na yung employer mo yung magfa-file or yung entity o tao na binigyan, pinovridean mo ng service, sila yung magwi-withhold ng tax. Kung ikaw naman ay nag-purchase ng goods sa supermarket o kaya sa mga restaurant, sa mga fast food chain, ganyan, taxable transaction din, magbibayad ka ng VAT. Kung ikaw naman ay magbigay ng kotse, kaya magbigay ka ng lupain sa isang tao, bababayad, taxable transaction din yan, magbabayad ka ng donor's tax. Kung ikaw naman ay o kunyari lolo mo ay yumauna, tapos siya ay nagpamana sa iyo at sa iyong mga kapatid, ganyan, taxable transaction din yan, magbabayad siya ng all yung estate niya is magbabayad ng estate tax. So all in all, marami tayong sa pang-araw-araw nating pabubuhay is makukonsider natin as a taxable transaction talaga. So sa lahat na yan, dun sa mga donor's tax na yan, estate tax, etc., etc., meron pang documentary stamp tax yan. So very important na aware tayo sa mga ganitong bagay. Now, yung tax return naman, the fact na ikaw ay nag-enter sa isang taxable transaction, ibig sabihin you have to, diba, you have to file the return. Ngayon, tanong mo sa akin, Attorney Aldrin, pwede ba yung tentative return? Yan, madalas matanong yan. Strictly speaking, yung tentative return is wala sa National Internal Revenue Code yan. However, syempre, by practice, diba, pwede ka mong mag-file ng amended ng tentative return. However, you have to file an amended return eventually. Kasi kung within that span of time na kailangan gawin 'yon. Bakit, Attorney Aldrin? Kasi kapag pag file mo tentative return tapos di mo inamend, it is as if na yung tentative return mo na kulang-kulang, na incomplete pa, eh yun yung i-consider ng BIR as your final return, final and consolidated return dun sa ibang memorandum circular. Now, kung ikaw ay nag-file ng return, pwede mo ba i-amend? Pwede. You have a period actually of 3 years within which to file an amended return. However, kung ikaw naman ay, di ba sinabi ko sa iyo kanina, mag-file ka ng amended return ngayon, pwede ka mag-file ng amended return. Mag-file ka ng tax return ngayon, pwede ka mag-file ng amended return within 3 years. However, kung ikaw ay nakatanggap na ng letter of assessment sa BIR, hindi ka na pwedeng mag-amended return. So, as much as possible, kung kaya mo na kumpletuhin yung return mo sa pagfa-file mo, pagsasubmit mo, gawin mo na. Ngayon, isa pang madalas matanong is Attorney Aldrin, kasi nagkamali ako ng venue. So, let's be more precise. Kasi medyo technical yung venue. Eh, no? Attorney Aldrin, nag-file ako ng tax return. Okay? Binayaran ko.
do sa RDO. However, it turns out na maling RDO. Kumbaga wrong RDO. Kaya in technical terms, wrong venue ka. E paano mangyayari? Inano mo na, final mo na, binayaran mo na yung tax due, tinanggap naman ng RDO, may tatak pa nga dun sa ano eh. So meron kang proof of filing, meron kang proof of payment. Kasi alam naman natin, kapag magfa-file ka ng return, dapat in the correct RDO. Diba? Kung magfa-file ka ng kung ikaw ay isang empleyado, although meron tayong substituted filing system na kailangan February 28 on or before, yung employer mo, dapat i-file na niya yan. Diba? Kung ikaw naman ay dun sa place of residence, diba? Kung ikaw ay single income earner, kung ikaw naman mixed income earner, pwede sa dun sa place of business. Kung ikaw naman ay korporasyon, dun sa principal place of business din. Kung ikaw naman magbabayad ng capital gains tax, dapat dun mo babayaran sa ano yan. Dun sa lugar kung nasaan naroon yung property. Kasi di ba capital gains tax, ano yan? Tax on the sale. Okay? Of a property. Okay? So, kung nasaan yung property, dapat yung return mo, ifa-file mo dun sa RDO na nakasasakop kung nasaan yung property na yan. Kung yan naman ay donor's tax, dapat yung donor's tax return mo, ifa-file mo dun at babayaran mo dun sa RDO na kung saan doon nakatira yung donor. Kung saan jurisdiction yan, kung saan mga jurisdiction yan. Kung estate tax naman, dun sa lugar kung saan estate tax naman, ifa-file mo yung tax return mo, babayaran mo yung estate tax doon sa RDO na may jurisdiction o may jurisdiction doon sa last residence nung namatay, okay, or nung decedent. So in other words, very important na ifa-file mo on time and at the same time ifa-file mo dun sa correct RDO, dun sa correct venue, and at the same time, pay the correct tax due para walang problema. Ngayon, tanong sa Attorney Aldrin, yun nga yung problema ko. Ngayon yung problema ko. Finile ko yung tax return sa RDO. Okay? Binayaran ko yung tax due. Ni-receive nila, tinatakam pa nila ng stamp acknowledgement. So, hindi ba pwede yung mga RDO na yun, lahat naman sila nakasasakop sa iisang ahensya ng gobyerno, which is BR, di ba pwede sila na mag-transfer nung ano, nung binayad ko? The sad part is, hindi pwede. So, ito kasi yung rule, no? Kung ikaw ay nag-file dun sa incorrect, dun sa maling RDO, it is as if na hindi mo final. Kahit binayaran mo yan, it is as if na wala kang ginawang filing, wala kang ginawang payment. So, ang mangyayari dyan, dapat pumunta ka dun sa correct RDO, dun sa correct venue, i-file mo, bayaran mo, para compliant ka dun sa tax due mo. Tatanong mo sa akin, Attorney Aldrin, ang medyo malaki na yung, medyo considerable kasi binayad ko dun sa ano, dun sa wrong RDO. Ano yung remedyo natin dyan? Okay, so kung ganyan, gaya nga sinabi ko sa kanina, hindi na lang pwede mag-transfer yung mga RDO. Ngayon, gagawin mo na lang, pwede ka humingi ng ano, tax credit. So, in other words, kung mag-file ka sa incorrect RDO, tumatakbo pa rin yung oras mo dun sa correct RDO. Tumatakbo pa rin yung filing mo dyan. Hindi nasustol yan. So, kailangan mo pa rin humanap dun. And at the same time, yung pag-file mo dun sa wrong RDO, dun sa incorrect RDO, wrong venue, hindi mababalik sa iyo pera mo. Pero meron tayong tinatawag na tax credit certificate. Okay, maging tax credit certificate siya. So kung magkaroon ka ng taxable transaction doon, pwede na i-credit 'yun doon. And magfa-file ka rin doon sa correct RDO. So I hope this is the basics of a tax return. I hope that you were able to learn something, and if you have questions regarding this topic, please comment in the comment section below, and subukan natin sagutin. Thank you very much, and this is Attorney Aldrin.